Magandang araw, ito po si Ralph Roger Tagaw at nandito po tayo ngayon sa isa sa mga project po ng APEC Homes. At madalas po na question sa akin ng ating pong mga nag-i-inquire ay ano ba yung mga kaibahan ng inner unit, end unit, saka corner unit, especially po sa mga APEC Homes project. Though sa mga ibang subdivision development, sa ibang mga developer at housing projects ay may iba-ibang positioning ang end unit. So doon po nagkakaiba. Pero pag sinabi po natin corner unit, ito po ay napapagitan po ng dalawang kalsada. At yung mga in between, yun na po yung mga inner unit. So para po sa kaalaman ng iba, ang pinakamaliit po natin na lot size ay yung inner unit. At pare-pareho po ng floor area ng sukat ng bahay, pero nagkakaiba lang po sa lot area kung inner, end at corner. Typical po sa mga inner unit, 36 square meter ang kanyang lote up and down. Pag end unit, may additional 18 square meter siya, so 54 square meter. At pagka po mga corner unit naman ay mga 60, 70 at yung iba meron pang 80 square meter. So basically malaki po yung gilid pagka po corner unit. So yan po ang kaibahan. So ipapakita ko po sa video na to yung kaibahan po ng inner unit, end unit, saka corner unit pagdating po sa APEC home. Ganito po ang itsura ng ating corner unit. So basically meron ka pong excess na lote sa gilid at napapagitan ka ng dalawang kalsada. So maganda yung iyong view. So kita yung side mo, unlike syempre ng inner unit saka end unit. At syempre yung iyong excess na lote ay pwede mo yang i-expand sa kung gusto mo ng expansion at gawan mo halimbawa siya ng additional na rooms ganyan. So depende sa makuha mo na corner, kasi may mga corner lot na malalaki ang kanyang lot area na pwede pa ang isang bahay pagdating sa iyong expansion. So yan po ang ating itsura ng corner unit. Po natin na end unit sa mga APEC Homes project ay ganito po ang itsura niya. So basically mga inner unit and then end unit. So end unit po ng isang side at end unit po ng isang side. So meron pong space sa gitna. So may additional 18 square meter po ang karamihan natin na end unit. So hati po dito ang dalawa. So basically pag tinuos mo po ito, 36 square meter po yung pagitan na excess na lote. So 18 square meter po dun sa kabilang side at 18 square meter po na lote sa kabilang side. So ganito po ang itsura naman ng end unit pagdating po sa APEC Homes. Though sa ibang mga subdivision at mga developer, iba naman yung kanilang positioning ng kanilang end unit. Pero sa mga APEC Homes project ay ito po ang ating sample ng end unit. Napapagitan ka ng dalawang unit na may space po na lote sa gitna. So yan po ang ating end unit. Pag sinabi po natin na inner unit ay ito po yung mga unit na katabi po ng end unit at lampas po siya ng corner unit. So basically lahat po ng napapagitan ng end unit saka po corner unit ay yun po yung ating mga inner unit. At sa APEC Homes po, ang typical po natin na lote pagdating po sa inner unit ay 36 square meter. Samantalang yung mga end po natin ay 54 square meter at yung mga corner natin ay nasa 60 to 70 square meter. So basically, ganyan po ang ating mga itsura po ng ating mga houses, pare-pareho siya. So nagkakaiba lang siya kung inner unit, corner unit ba siya o di kaya po ay end unit. So at least po dito makikita natin na yung pinakadulo na dalawang kalsada, yun po ang corner unit, and then puro inner unit, saka po mag-i-stop siya dito, may space sa gitna, yan po ang tinatawag natin na end unit sa APEC Homes. At lahat na po yan ay inner unit yung mga nasa pagitan. So yan po ang ating distinction. At kung may mga questions po kayo, di ba? So mag-comment lamang po kayo dito sa aking video. At kung meron po kayong nais na gusto ko pong talakayin pagdating po sa real estate or maybe self-development or pagdating po sa business, so kindly comment lamang po dito at para po mapag-usapan natin at yung iba po natin na viewers at followers ay meron pong matutunan sa atin pong ginagawa pong video. So yan lamang po, maraming salamat. Muli po, ito po si Ralph Roger Tagaw, isa pong certified public accountant, real estate broker at entrepreneur. Nagsasabi po sa atin ng pinaka best investment na pwede po natin gawin sa ating mga sarili ay mag-invest po tayo sa continuous learning.
Develop po ang ating tamang mindset, improve po ang ating mga skills, magkaroon po tayo ng magandang attitude at self-confidence sa sarili, at higit po sa lahat ay pananampalataya sa ating pong may kapal. Yan po ang ating maging sikreto sa ating tagumpay sa buhay. Magandang araw at God bless po sa ating lahat.